Magandang araw mga kaibigan. Sa pagdiriwang ng 50th taon ng pagkakatatag ng Kolehiyo ng Agham at Sining, inihahandog namin sa inyo ang kasaysayan, baliktanaw sa nakaraan. Mapalad tayo ngayong araw na ito at kasama natin ang 2nd dekano ng Kolehiyo ng Agham at Sining, walang iba kundi si Dr. Percy E. Sahise, isang bisyonaryo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At bago ako mag-umpisa, I just would like to extend my warm greetings and congratulations to our college, the College of Arts and Sciences, which is celebrating its 50th year, foundation year. Actually, yung college natin, na ating kolehiyo ay mas matagal pa sa 50 years eh. We have existed earlier than that. Because I know this very well because I was with the Department of Agricultural Botany with the College of Agriculture, which became one of the core departments of the College of Arts and Sciences. So, sinipi tayo galing sa College of Agriculture, UP College of Agriculture. Tandang-tanda ko yan kasi 50 years ago, napasubo agad ako sa very tumultuous birth of the new college from the College of Agriculture. Kasi ang Agricultural Botany galing yan sa kun eh, where I started my career in the academy, I came from the College of UP College of Agriculture. So yun lang. So warm congratulations, greetings to everybody sa ating 50th Foundation Day. Naku sir, na-imagine ko talaga sir yung efforts at saka yung challenges ng mga panahong sinisipi ang College of Arts and Sciences mula sa UP College of Agriculture. At talaga namang hindi ito madali at I'm sure marami pong mga katanungan ng ating mga kasamahan dito sa CAS. Unahin na po natin ang unang tanong mula kay Dr. Damasa M. Macandog. Sir, ito naman po ang itatanong ko sa inyo. Ano po ang inyong vision para sa College of Arts and Sciences? Maraming salamat, Demi, kasi importante yung may vision tayo eh. Para alam natin kung saan tayo patutungo. Yung vision ko sa college natin mula noon hanggang ngayon is to be known for our strength in the basic sciences. Saan dapat maski saan tayo pumuntang mundo, sabihin nila yung College of Arts and Sciences, magaling yan, champion yan sa basic sciences. Ano yon? Biology, biological sciences, social sciences, physical sciences, at saka humanities. At saka hindi lang basta magaling, ano? Yung galing na yon ay nanggagaling sa interdisciplinary infusion of these different sciences. Ang ibig ko sabihin, halimbawa sa biological sciences ka, yung iyong outputs, research mo, ay may infusion ng social science. So, unique siya in that sense, ano? At very strong. And this can be reflected in the kinds of students we produce, because we teach the foundation of the students at UPLB, the foundation courses. So dapat magre-reflect doon. Dapat magre-reflect rin siya sa research, teaching at public service ng ating kolehiyo. Yun ang aking vision noon, ngayon, at magpakailan man. Talaga nga naman, ano sir, ang pagiging interdisciplinary ay hindi na lamang yan ngayon.
talagang nakita natin base sa inyong pong mga sinabi at inilahad na ito ay meron na rin noon pamang 70s at inalatag na rin ng kolehiyo ng Agham at Sini noong panahong yun. Kasi nga ngayon, sa mga panahon ngayon, ang pag-resolve sa mga problema ng ating society, ng ating pamayanan, ay traditionally ay siloed or iba-iba o hati-hati. Pero nakita natin na talagang pag pinagsama-sama at pinaghalo-halo ang iba't ibang mga disiplina ay maaaring makabuo ng mga solusyon na talaga ng mga sapat at sakto. At masasabi din natin, sir, na ito ay isa sa mga milestones ng panahon ninyo. Ano po? And speaking of milestones, may katanungan si Dr. Sharina Gracia B. Banay. Sir, what are the milestones during your term as CAS Dean? Noong panahon ko, actually, masalimuote. Alam niyo siguro part ng history na ito. Doon sa panahon ko kasi, doon itinatag yung mga institutes. Nag-umpisa tayo mga departments, no? So may Department of Botany, Zoology, may Life Sciences, pinag-isa into an Institute of Biological Sciences. So, nung panahon ko, tatlo yan eh, na institutes. Institute of Biological Sciences, Institute of Chemistry, at Institute of Mathematical Sciences and Physics. So, tatlo yun. Masalimot yun. Ha? Kasi, used tayo sa departments eh. Sabi ng iba, ayaw namin. Ha? So, at that time, the chancellor was Dr. Emil Javier. So, Emil and I work out na mapafacilitate itong mga mga resistance na ito dahil nadagdagan ng budget. Nadagdagan tayo ng budget. Kung mag-form tayo ng institute, may dagdag na budget. So, during my time na malaking tulong kasi kailangan natin ang tulong ng administration eh. So, yung tatlong institutes na yon ay na formulate, na nagmaterialize out of the departments. Nung panahon ko, yung dagdag na budget ay nag-create tayo ng isang interdisciplinary. Gusto ko pa sana marami. Kaya lang actually, hindi masyadong marami ang gusto ng interdisciplinary research. Eh. So, ang umpisa natin noon, yung interdisciplinary research on Laguna de Bay, Laguna Lake. So, nung panahon na yan, umpisan. Pangatlo ay yung kwan, human resource development. Alam niyo ba, nung panahon na yon, nag-umpisa pala tayo sa computer science. So, pinadala natin si Dr. Eli Albasia for a PhD in computer science sa Australia. Ang vision noon, talaga ma-strengthen natin yung computer science. And in terms of scholarships sa students, we continued on with our two unique programs and scholarship, which actually, yung INTAPS, Integrated Academic Program for the Sciences, started with Dean Legazpi pa. Yun, doon tayo nagpo-produce ng mga top students talaga, no? Karamihan pumupunta sa medical sciences. Kaya naging known tayo ng kwan dito na source ng material for medicine sa UP College of Medicine. At ang pangalawa yung ARDS, Agricultural Rural Development Scholarship, which provided opportunities for deserving students graduating from rural areas to go to UPLB. Yun, yung apat na yun, more or less.
At talaga namang nakita natin, sir, no, na yung apat na inyo pong mga milestones nung inyong panahon ay nagbunga ng magagandang resulta para sa ating kolehiyo. In fact, yung INTAPS saka yung ARDS ay nandito pa rin sa ating universidad. Nabanggit din niyo, sir, na talagang mahirap, masalimuot, sabi nga ninyo sa inyong interview, ang inyong mga unang taon bilang dekano. Pero meron pong mga karagdagang katanungan, speaking of challenges, ano, si Professor Joseph Carmelo K. San Pascual. Sir, what were the challenges of being the CAS Dean during your time? Ika-classify ko yan sa dalawang challenges. Ano? Yung challenges na hindi nawawala mula ng panahon ko hanggang ngayon. At saka habang mayroon tayong ganyang kalaki, malaki tayo eh, na college. At saka iba-ibang grupo. Ang challenge dyan na malaki ay yung how to manage conflicts. Conflict management of people. You have different kinds of people, no? Different disciplines, different objectives, different egos. Mas mataas ang ego kaysa iyo. Mas mataas. Yung mga ganyan. But how do you manage that? No? So, yun yung challenge na hindi mawawala sa ating kolehiyo at sa ibang organization rin. So, ang dekano dapat magaling sa pag-manage ng human component ng institution. Pangalawa, yung challenge between faculty and students. Saan ka papanig? Sa teacher mo o sa estudyante? So, kailangan maghanap ka ng middle ground dyan. Ano? Kung may shortcoming ang teacher, maghanap ka ng paraan na maiparating ito sa kanya ng maayos at mag-improve ang kanyang pagtuturo. Kung sa estudyante ka, sabihin mo sa estudyante, ay ano ba, bakit mo siya tinatawag ni terror teacher? So, pag-intindihin mo siya, bakit niya ginaganon? Ano? So, yung conflict na yon. And conflict among students, ano? Ay, naku, yung mga fraternities, mga baril na dala, may mga slingshots na dala. Yun ay galing sa iba-ibang colleges sa atin. Pero yun ay mga grupo-grupo. So, nandiyan palagi yon. So, yun. Yan ay yung tatlo na yun hindi maalis. Nung panahon ko, specific, nung panahon ko, yung height ng activism. Ha? So, demonstration dito, demonstration dyan. Eh, pag mag-demonstrate yan, hindi ka makakaklase. Walang klase. Magpaparade dyan, palibot, may mga bumbo yan na dala, maingay. Kalampagin yung lecture hall. So, yun. Height yan ng activism noon. So, yun. Ay unique noong panahon ko. Yan, yung student activism. Sir, parang nanariwa sa inyo ang mga alaala ng nakalipas. Ano, sir, talagang kumbaga sa description ay parang vivid na vivid ang memories ninyo ng mga panahong yon. Kaya naman, may tanong si Dr. Nina Cadiz tungkol sa inyong mga memories noong 70s at 80s. Sir, you have already shared your memories as former dean as well as your experiences. What are your most unforgettable memories, sir? Perhaps you can mention the two or three most unforgettable ones. Kasi nung matapos ako ng pagkadekano, mayroon akong drawer doon sa office na nakasusi yon. Binuksan ko, last day ko as dekano, binuksan ko yung drawer na yon. May isang bundle ng mga sulat. Sulat ha? Alam mo kung anong ginawa ko doon nina sa sulat na yon? Pumunta ako sa basurahan at sinunog ko. Ano ang nandoon sa sulat na yon?
Alam mo, ang ating kolehiyo, very magagaling ang faculty natin. Gaya ninyo. Very articulate. Yung mga professor natin sa humanities, sa social sciences, maski saan, magaling, articulate. Alam mo yung laman ng drawer ko, mga sulat ng faculty natin. Napaka, hindi mo maisip na isusulat ng ganun. Napakasakit ng mga words. Hindi ko na ma-describe eh. Basta, pag nabasa mo, para bang yung dinidescribe na tao ay napakasama na sa buong mundo. Dahil sa napakagaling nila magsulat eh. Yun ang nangyayari kasi sa halip, lahat ng mga may problema sumusulat sa akin at ang problema nila yung kapwa nila. So isusulat nila yon. Naku, sabi ko, hindi ko pwedeng sabihin ito, hindi ko pwedeng ilabas ito kasi napakasilan, no? Napakasama, napakasakit, at saka napaka-inhuman. Ang pangalawa ay yung mga student activists. Yung conference room ng dean dyan natin, palaging puno yan ng meeting. Nandyan mga aktivista, mga leaders, mga estudyante, faculty natin, other than the executive committee. Palaging puno yan. Kasi dyan kami nang meeting. Sabi ko sa mga student leaders natin, activists, alam nyo, yung inyong mga hinaing ay sympathetic ako doon sa iba. Pero huwag nyo naman sirain yung ating klase, yung ating college. Huwag nyo sirain yung mga gamit natin. Huwag nyo sirain ang klase. Regular yung meeting ko sa kanila. At sabihin nyo lang sa akin kung kailan kayo mag-demonstrate at saan kayo mag-demonstrate at ipalipat ko yung klase sa ibang lugar para tuloy-tuloy. Yon. Pumapahig naman sila kasi alam nilang kwan eh, hindi ko sila papatigilin sa gagawin nila. Pero alam ko lang kung saan sila at kung kailan. Yon lang, ano? Eh doon kami nagkukwan, doon kami nagda-dialogue. So, may mga estudyante, mga student leaders diyan na maalala pa nila. So, yun ang mga karanasan na, mga experience ko na hindi ko makakalimutan nila. Talaga namang, sir, umatik ka buwan, no? Yung mga experience yun, no? Nung may mga pag-rally, may mga, you know, kailangan yung maging patas din sa inyong mga estudyante na umaattend ng klase at sa mga nakikilahok sa mga demonstrasyon ng mga panahong iyon. Nakita naman, sir, na ang pagiging isang faculty at pagiging isang administrador ay hindi madali. Sa ngayon, sir, na maraming nakikinig sa atin ng mga kapwa natin na faculty at administrador, merong pong katanungan ang ating kasama na si Dr. Charina Gracia B. Banay. Sir, what is your advice for administrators and faculty? Huwag magkulong sa kwarto at huwag isara ang pintuan. Open your lines of communications to all sectors of the institution of the college. Kasi kailangan natin ang feedback ng mga constituents. So regular ang mga meetings with different sectors. Open ang inyong pintuan para anytime na may gustong magsangguni sa inyo ng mga suliranin or mag-ask ng advice, ay ang pakiramdam nila ay walang cordon sanitaire kayo. Pwede silang pumunta sa inyo at pwede nilang sabihin ang kanilang nasa loob ng damdamin nila at
ang mahalata mo naman eh kung ang sadya ay para sa improvement ng marami o para lang sa kanila. Mahalata niyo yan. So, take only those that is meant for the welfare of many. At itsapweran ninyo yung mga selfish motives. Ano? Sa faculty naman, be the best whatever you are in your respective disciplines. And show it to the world in terms of your research, of your teaching, innovation. Kasi basta magaling ka, hindi mo maitatago yan. It's like a candle na hindi mo maitatago ang kanyang liwanag. So for the faculty, be the best of what you can, what you are in your discipline. When you teach, when you do your research, and when you do public service. Kung magaling ka talaga. Lalabas at lalabas yan. Hindi mo itatago yan. Kung hindi ka man ma-recognize ng iba, at least you have your own satisfaction na maayos yung iyong ginawa. Ano? So makatulog ka sa gabi ng masarap, makagising ka ng umaga, na ma-appreciate mo yung ganda ng liwanag ng araw, yung panahon, ano, yung mga ganyan ba? Kasi you are self-fulfilled, you are satisfied, then you can radiate that happiness to all those around you. Naku sir, napaka-touching naman nung inyong mensahe na yun, no? Yung mensahe nyo para sa amin na talagang nilook forward ko dun sir yung pagtulog sa gabi at pagramdam or pag-realize na fulfilled at satisfied kami at nirarajate at pinapamahagi namin itong kasayahan na ito sa aming mga kasama. Ngayon naman ay may katanungan si Dr. Vachelle Gay Vipalier. Dr. Sahise, you have influenced a lot of people. May I know what is your philosophy in life? Ang philosophy in life ko, simple lang. Try to live a life that matters. I was very much influenced by the writings of Michael Josephson. Michael Josephson is a leading atheist and founder of the Josephson Institute of Ethics. Mayroon siyang poem, may portion na nagsasabi. What will matter is not what you bought, but what you built. Hindi yung binili, kundi yung ginawa mo. Not what you got, but what you gave. Hindi yung na-accumulate mo, kundi kung ano yung ibinigay mo. What will matter is not your success, but your significance. What will matter is not what you learned, but what you taught. What will matter is every act of integrity, compassion, courage, or sacrifice that enriched, empowered, or encouraged others to emulate your example. What will matter is not your competence, but your character. What will matter is not how many people you know, but how many will feel a lasting loss when you are gone. What will matter is not your memories, but the memories that lived in those who loved you. Pinagsisimula ng lahat ng sinasabi ko sa inyo na na-built up ng experience ko over the years, over my 79 years, no? And thank God, sana kung mayroon pa ako magawa, then let me live a year more. Kung wala na, then you take me. Kung may magawa pa after
another year, give me another year. So, ganun lang ang buhay natin. Ganun lang ang buhay ko. So, yun, I try to live a life that matters. Yun. Sir, talagang napaka-powerful nung last statement, ano? We should all try to live a life that matters. Yan po ang challenge, ang hamon sa atin ni Dr. Percy E. Sahise bilang mga kasama at kapamilya dito sa College of Arts and Sciences. We should all live a life that matters. At this juncture, sir, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa munting interview na ito. At mabuhay po ang 50 years na celebration ng ating foundation dito sa College of Arts and Sciences. Sir, during your time, of course, aside from being dean, you also taught. Kayo daw po yung crush ng bayan. Ika nga eh, kayo daw yung heartthrob. Maraming students na nagka-crush sa inyo. Totoo po ba yun? Yes. Ako? Ayun daw kayo, no? hindi. Ako... crush ko lahat ng kuan estudyante ko. Hindi ng aking kuan kasi ng aking hindi ba philosophy ko live a life that matters. So ako ay pag ganyan, pagdating na sa usapin ng pagmamahal, ay seryoso ako doon. isa lang ang mahal ko, yung asawa ko. Parang may part sa inyong estudyante, no? Opo, hindi alam ni sir. Hindi alam. Ngayon lang. Iba, Demi, balita niyo yan kay Swanee. Ito, nandito. At ngayon naman, tayo ay maglalaro ng isang game. At ito ay pinamagatang Fast Talk. O diba, bagong-bago yan, sir. Ang Fast Talk ay... isa pong laro kung saan bibigyan namin kayo, sir, ng dalawang salita. At base po sa inyong preference, pipili po kayo ng isa dito at kailangan po mabilisan nyo itong sasabihin sa amin. Kaya naman po, handa na po ba kayo sa ating Fast Talk? Sige, subok lang. Mainit o malamig? Malamig. Kulog o kidlat? Sa kulog na lang ako. Naglalakad o nagda-drive? Maglalakad na lang ako, depende sa distansya. Terrestrial or aquatic? Terrestrial. Vegetables or meat? Vegetables. Sweet or spicy? Ayaw ko ng dalawa na yun eh. Pancit bihon or pad thai? Pad thai. Watershed or coastal? Oh, watershed. At jeep o beetle? Beetle. Sir, meron namang mga ibon na humuni sa amin, ano? At sinabi sa amin na nung panahon nyo daw ay mayroong kulog at kidlat. Sir, sino nga po ba si kulog at sino si kidlat? Hindi, kasi nag-set up kami ng pan. Yung first interdisciplinary program na malaki dyan sa UPLB, consisting of 21 scientists, 21 top scientists from UPLB. The likes of Dr. Padolina, Dr. Raros, at marami pa, 21 kami lahat from forestry town to the College of Arts and Sciences, Agriculture. Kaming dalawa ni Dr. Raros ang coordinator ng program na yon. Ay si Dr. Raros. Dr. Raros is a good friend of mine. Very active scientist, innovative. Pero very kwansya yung gusto niya magawa lahat agad. Ako naman, dahan-dahan.
pinag-iisipan mo na. So, yung ganong klaseng leadership, contrasting, pero at the same time, pag mag-merge sila at hindi nagbabanggaan, ay maganda. So si Dr. Raros, ang tawag ng aming grupo ay si Kidlat, no? Kasi mabilis eh. Una yan, unang makita mo, bang, you know, Kidlat. Ako naman ay psikolog. Kasi psikolog, dahan-dahan. So yun ang istorya ng si Kidlat at si psikolog. Greetings to all of you. I was asked by the organizers to share in 1 minute my experience working with Dr. Percy Isahise as his deputy director for 3 years at Semeyo Sherkal. However, I would be totally remiss and grossly ungrateful if I do not affirm that much of what I have attained and what I am today I owe largely to Dr. Sahise. God used him meaningfully in my personal, family, and professional life. I'd like, therefore, to thank Dr. Sahise very much from the bottom of my heart, really, for believing in me, for accepting me as graduate assistant at PESAM so I can pursue my doctoral studies, for allowing me to join the faculty of the College of Human Ecology, and for supporting me when I became dean of the same college, for entrusting me with deputy directorship of Semeyo Sherkal. Your kind reminders, guidance, and encouragement inspired and enabled me to effectively perform my roles and responsibilities in different organizations here and abroad. Let me proudly and confidently declare that I am one of your living legacies, always striving to be a worthy recipient of your unconditional trust, kind generosity, and wise counsel. Working with you at Sherkal was a pleasant, rewarding, enriching, and memorable experience. There are 3 things I have learned from your leadership at Sherkal. These are compassion, integrity, and authenticity. As the director of Sherkal, you were always fair, humble, and kind in dealing with the staff. You treated everyone as partners, as real human beings, rather than mere employees and workers. You promoted the family spirit at Sherkal because you believe that people are the souls of the organization. You led with integrity. We truly respected you because you always conducted yourself honorably. You valued honor with excellence. Honesty, transparency, and accountability are the gems of your administration at Sherkal. Yours was authentic leadership. No pretense, no duplicity, no artificiality. What you see is what you get. Indeed, working with you has been a great honor, distinct privilege, and precious, precious opportunity. Dr. Percy Isahise, I could not thank the Lord God enough for how we have been blessed by your life and example. You will always be my mentor, advisor, brother, and friend, the loving Lolo Percy to my children. I am truly proud and blessed to have known and worked with you. May the Lord grant you a long, healthy, and satisfying life. God bless you always and in always.
Thank you. My career in science started under the guidance of Dr. Percy Sahise. When I transferred to UPLB from UP Diliman in 1974, I was appointed research assistant of Dr. Sahise. Then I conducted my MS in plant ecology with him as my advisor. I was then instructor in botany and understudy in plant ecology of Dr. Sahise under the Department of Botany, College of Sciences and Humanities, which is now Institute of Biological Sciences, College of Arts and Sciences. My MS thesis, Plant Litter Decomposition in the Tropical Rainforest of Mount Bakiling, provided the cornerstone of the different research projects that I conducted from 1980 to the present. My experiences in conducting research and my work under Dr. Sahise provided the direction of my career in science. Una, nung ako ay research assistant pa niya at saka understudy niya ako sa plant ecology, lagi niya akong isinasama sa mga iba-ibang projects niya. Nandito na ang PESAM, o Program in Environmental Science and Management, and then yung Upland Hydroecology Program, at na naging foundation para maging SESAM, or School of Environmental Science and Management. Ang lahat ng aking mga research experiences and my work under Dr. Sahise provided the direction of my career in science. So masasabi ko na utang ko sa kanya at napakalaki ng contribution niya sa aking mga awards and honors that I have received throughout my academic life. As a mentor, napakadali niyang lapitan. Lagi siyang nakangiti, nakikipagkwentuhan sa kanyang mga estudyante, but very professional and meticulous in work. He always opens opportunity for advancement for young students, for those starting in their career in science. Napaka-accommodating at masasabi ko na institution builder. Nasabi ko na na nagsimula sa hydroecology, ngayon ay SESAM, at ang karamihan sa nagsimulang manpower ng SESAM ay under sa kanyang Dr. Sahise's mentorship. Thank you very much, Dr. Sahise. I wish you good life and good health. After graduation ko ng BS Agriculture major in Soil Science, ang una kong trabaho ay naging research assistant ako ng Upland Hydroecology Program. Ang program leader dito ay si Dr. Percy Sahise at saka si Dr. Romy Raros. Ang Upland Hydroecology Program ay kauna-unahang multidisciplinary program sa buong UP Los Baños. Malaki ang naitulong sa akin ng program na ito. At within the hydro program, nag-aral ako ng master's. So natapos ko yung master's dito sa UPLB. Minor ko ang plant ecology kasi nga na-inspire ako ni Dr. Sahise. At pagkatapos noon, for my PhD, itinuloy ko na yung aking pag-aaral sa plant ecology. Pagbalik ko ng UPLB, noong 1995, pagkatapos ng aking PhD studies sa Australia, si Dr. Sahise ang director noon ng CIRCA. And noong malaman niya na nakabalik na ako, pinatawagan niya ako at itinanong kung interesado akong mag-join noong project na funded ng ACR. And ito yung Imperata Project. Ito ang umpisa, actually, ng aking research career dahil napakalaking opportunity nitong Imperata Project sa akin. Marami kaming naging publications at marami akong network na nabuo mula dito sa project na ito. Kaya kay Dr. Sahise, maraming salamat po. Itinuturing ko po siya talagang siya ang aking tatay sa ecology. Siya yung aking role model. Gusto ko yung kanyang humility kapag nag-fieldwork kami.
kung paano siya makipag-usap sa mga farmers, sa mga fishermen, napaka-humble niya at napaka-galang niya makipag-usap. So, para sa akin, tinandaan ko yon at ginawa ko talaga siyang role model sa aking pagiging researcher. So hanggang ngayon, marami akong natutunan mula kay Dr. Sahise na akin talagang pinapractice din sa aking profession. Okay. Thank you, Sir Sahise. I first met Dr. Percy E. Sahise in September 1982 when I came back to the Philippines after my graduate studies in the U.S. Dr. Sahise was then director of the Program on Environmental Science and Management, or PESAM, which is the predecessor of the School of Environmental Science and Management, or CESAM. When he became the second dean of the College of Arts and Sciences, Dr. Sahise created the CAS Resource Generation, or committee, to help source out funds for CAS activities and projects. I was then a member of that committee. Dean Sahise also promoted and initiated multidisciplinary collaboration among faculty members and reps of the college. On a personal note, Dean Sahise was helpful and instrumental in introducing me and guiding me in environmental science research and development activities in the Philippines. And for that, I'm very thankful for his guidance. Thank you and good day. Dr. Sahise is one of the pioneers in the use of ecosystem, landscape, and watershed approaches to understanding the interactions between natural and human systems. I was privileged to be mentored by Dr. Sahise in my involvement with the Upland Hydroecology Program, a multidisciplinary research and development program in the 70s and early 80s, which he co-led with two other mentors. He was instrumental in the formation of my young scientific mind and in making a firm believer in me on the importance of ecosystem, landscape, and watershed approaches in achieving the interconnected goals of ecological conservation and economic development. To Dr. Sahise, thank you very much for your influence. And I do believe that this is echoed by many other young researchers at that time who were with me at the Upland Hydroecology Program. I have known Percy since he was a student assistant in the Department of Agricultural Botany then, and of course his then sweetheart Juliet Union. He rose from department staff to high UPLB officials and then contributing his manpower to international agencies abroad. In your happy weddings, thank you for having me share the joys of those moments. Percy is a quiet, humble, and of an assuming personality. He did care for his underprivileged kins to improve their lives. Do you, Percy, be more blessed? Percy is a role model. He is a good son, a devoted father, brother, and in-law, a loving and caring husband, a good friend, an excellent teacher. He lives by the principles and values he believes in. He leads by example. In the institutions that he served and led, he is well loved by his colleagues and staff. Percy is highly committed, compassionate, and firm. He is a trailblazer and a visionary, and he inspires other people. Not many people may know this, but he has a very good sense of humor, and he makes me laugh. Good day. I am Ida Dalmacio, a former college secretary of the Arts and Sciences, where I was working then
with Dean Sahise when he was the Dean of the College of Arts and Sciences. It was not a very long relationship, him as the Dean and I as the College Secretary, but what I clearly remember is that Dean Sahise was a very friendly, always smiling person. You wouldn't hear him say anything bad about any person, and he was always ready to give a willing hand to help you, even in the minutes of the meeting. I clearly remember that when my minutes had strong words, he would say that I have to change the wordings so that people will not have an impression that CAS is a very strong and that not very friendly college. So that's what I learned from him. He was always telling me that I should always be cooperative with students and I should not be frowning on students. I should always be accommodating and smiling to different students. I clearly remember his intonation of the Ilonggo accent, and there was a sing-song intonation. He was always telling me that, "Da, you should be friendly to everybody." And he was very friendly. He had a lot of international connections then, and he had a lot of meetings then. And I do not know how he kept that, but he still maintained his dignity as a CAS dean, and he was always smiling. Now, I don't know how he has been after I retired and after we separated, but now he is a neighbor of mine, because he's standing the house of his sister in the same subdivision. I see him from time to time, and he's still the same person, smiling and greeting all people who pass by the house. And that's how I remember Dean Sahise, a very friendly, always smiling, a very accommodating and soft-spoken dean, but nevertheless was able to continue the programs of CAS, and he was able to be friendly with all the people we have worked with. And that's all that I remember of Dean Sahise. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood ngayong araw. Ito po ang Kasaysayan, Baliktanaw sa Nakaraan ng CAS. Nakatagal na tayo ng 50 years, ano? Even more than 50 years. So, let's continue on and conserve and use the strength that we have gained from these 50 years and move on to develop new strengths in areas that will be needed by our country, especially with respect to sustainable development. Our country as a model and influencing other countries also at the end. So, yun lang. May gains na tayo during the last 50 years. Let's keep on improving on those gains and try to start new ones which will become important in the future for attaining sustainable development within our community, our country, and the world.